Hi guys, welcome back to my channel. This is Chad Guido and today we're going to talk about why you need to build your virtual assistant portfolio. Okay, there's a lot of debates whether you should build your freelance portfolio or not. But for today, we're going to enlighten some minds to really dig deeper on this portfolio thing. Okay, so bakit ba natin talaga kailangan mag-build ng portfolio? Okay, siguro napakadali nating i-explain to. Kasi, medyo a little bit common sense lang kung bakit kailangan natin ng proof kay client na kaya natin gawin yung pinapagawa niya. Ganun lang. Kasi sa mga job posts, sa mga job requirements, kadalasan, especially sa mga freelancers or mga virtual assistants, kagaya natin, yung mga naghahanap ng mga VA ay naghahanap ng proof para i-hire yung mga VA na hina-hire nila. Okay? Sa kahit anong trabaho. Ibig sabihin lang po nun is naghahanap sila ng experience. Kung inahanapan ka nila ng experience, whether kaya mo ba talagang gawin yung pinapagawa niya o hindi. Kasi guys, sa freelancing world, wala naman tayong hinihinging like college degree or certificate para patunayan na kaya ba natin talagang gawin yung trabaho eh. Hindi ganun yung freelancing world. Hindi yun kagaya ng corporate world or employee setting na pag nag-apply ka, like fresh grad ka, hahanapan ka ng certificate. In the freelancing in the VA world, hindi po ganon. Ang hinahanap po ng client is whether you have proof of something to show us in order for us to believe you na kaya mong gawin yung trabaho. And that proof is your portfolio. So, yung how to build the portfolio, pag wala ka pang clients, tatalakayan natin sa isang video yan. So, ngayon, today, ang kasagutin lang natin, requirement ba talaga yung portfolio? Yes, it is a requirement. For me, para sa akin, requirement yung portfolio. Pero kung wala kang portfolio, kailangan mo nang panoorin yung next video kung paano ka magbibuild. Sasabihin ko sa iyo doon, paano mo yung ibibuild yan. Kasi, ginawa ko yan eh. Pero sa akin, hindi ko agad ginawa yan. Parang, medyo natagalan pa ako para ma-realize ko na kailangan ko talaga mag-build ng portfolio kasi nga, nahihirapan ako mag-improve yung sarili ko na kaya kong gawin. Kasi, guys, sa freelance market, medyo saturated eh. Although, nandun pa rin naman yung demand. Nandun yung demand ng client eh. Nandun pa rin yung malakas pa rin yung demand ng client. Pero, para yun dun sa mga taong kayang mag-deliver. Okay? Para dun yun sa mga tao na kayang i-deliver yung requirement ng kliyente. Mataas yung demand para dun. So, yun yung sasabi ko sa inyo na kailangan yung i-position yung sarili nyo para ma-meet yung demand na yon. Kung ano man yon, like it's a email marketing demand or a general virtual assistant demand. Kasi ngayon kahit general VA ang ina-applyan mo, hinahanapan ka na rin ng proof ng client mo na kaya mo ba talagang gawin to. Meron ka na bang na-handle na client as a general VA para i-hire kita? So diyan medyo nahihirapan yung iba kasi wala silang mapakita. So, on the next video that we're going to talk about, hanapan natin ang paraan kung paano natin mapapabilis na ma-hire ka ng client based sa portfolio na ipapakita mo sa kanya. Okay? Na sa kahit anong larangan ka pa sa freelancing, whether SEO ka, whether email marketing ka, web design, graphic design, general VA,
appointment setter, o kahit anong posisyon na gusto mong iposisyon yung sarili mo, okay? Kasi ako dati, I'm basically a general VA. But still now, the large part of me is a general VA. But syempre, lumalayo na ako dun sa pagiging general VA. Medyo nag-master na ako ng mga ibang skills. Kaso nga lang, syempre, nandun pa rin yung demand sa ibang skill ko eh. So, napapractice ko pa rin. So, mostly kasi ngayon, ang hinahanap kong trabaho is mostly in email marketing. Like automation, email marketing, broadcast, and all about emails. Like email sequence, figuring out what to do with their email marketing and stuff. Pero syempre, gumagawa pa rin ako ng ibang trabaho ko kasi doon sa isang client, like data entry jobs, social media, general VA jobs that na ginagampanan ko on a day-to-day basis. So, alam ko talaga, inalam ko talaga kung ano ba talaga yung ginagawa ng bawat area. So, I think I'm in the best position to guide you para makakuha kayo ng client. Kasi, yan ang pinakamahirap sa lahat. Yung makuha mo yung unang client mo, yung first client mo. Diba? Ganun naman siguro sa lahat ng kwento ng buhay eh. Mahirap yung pinakaumpisa eh. Pero once na na-experience mo na yon, once na mag-drop ka na ng isang client na nakuha mo dahil pinagpaguran mo, dahil pinaghirapan mo, yung susunod na client is madali na. Hindi man ganun kadali, pero hindi ganun kahirap nung una mong nakuha yung isang client. And for the next video, we're going to talk about how you're going to get it and how you're going to start your way into the industry. Okay, kung may nakuha kayo sa video na to, you can hit the subscribe button and see you in my next video. Bye!